ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, sa pagdating ni doktora sa ospital, ay agad nga niyang tinanong ang kamag-anak ni David kung ano nga raw bang nangyari. Paliwanag nito, kumakain lamang daw sila kanina, ngunit bigla nga raw itong nag-collapse. Naiiyak na lumapit si Mig sa kanila at sinabing hindi nga raw niya alam kung papaano kanina dadalhin ang kanyang nanay sa ospital sapagkat sira nga raw kasi ang kanyang sasakyan. Hindi nga raw niya alam kung papaano ito maihahatid kanina sa ospital dahil sira nga raw ang kanyang sasakyan. Mabuti na lamang at naroroon nga daw ang kanyang uncle at pinahiram nga raw sila agad nito ng jeep. Tugon naman ni David ay bakit hindi nga raw siya tinawagan ito. Sagot naman ang kanyang kapatid, kanina pa nga raw niya tinatawagan ang kanyang manong, ngunit hindi raw nito sinasagot ang kanyang telepono. Nagmamadali na pinuntahan ni David ang kanyang ina sa ER at sinunda naman siya ni Dr. Jill. Pagdating doon sa loob ay nakita nga siya ng resident on duty. At dahil kilala si Jill ng naturang doktora, agad niyang ipinaliwanag dito ang kaso ng pasyente. Sinabi nga rin ni Dr. Jill na ito raw ay kanyang biyenan. Nalaman nila na ito nga raw ay inatake sa puso, ngunit kailangan pang magsagawa ng iba pang imbestigasyon. Habang sila'y nag-uusap, ay muli na namang inatake ang nanay ni David. Dahilan upang agad na hatake ni doktora ang kanyang asawa, papalabas ng naturang lugar. Umiiyak si David na sinabi kay Jill na hindi nga raw niya kakayanin pag nawala ang kanyang nanay. Sagot naman ni Jill ay gagawin nga raw nilang lahat ang kanilang makakaya. Sa pagkakataong ito ay muli nilang na-revive ang pasyente. Dahilan upang mapayakap na mahigpit itong si David sa kanyang misis. Makaraan ng ilang sandali ay ibinalita na nga ni Jill sa kanyang pamilya na nakausap na nga raw niya ang attending physician ng pasyente. Mula sa ICU ay maaari na nga raw nila itong ilipat sa private room sapagkat naging stable na nga rin daw kasi ang lagay nito. Sinabi ni Jill na maigi pang umuwi na raw muna sa kanilang tahanan itong si Migs kasama si Gio. Ito ay upang makapagpahinga nga raw sila habang hinihintay ang resulta ng laboratorio ng kanyang biyenan. Huwag nga raw silang mag-alala sapagkat may iwan nga raw itong si David at sasamahan niya nga raw ito na magbantay. Ngunit ayon naman kay Gio, magpapaiwan daw siya sa ospital upang masamahan nga raw niya ang kanyang mga magulang. Tugon naman ang kanyang Uncle Migs, maigi pang umuwi na nga raw muna sila upang makakuha nga raw sila ng gamit ng kanyang Lola Marina. At dahil labis ang kalungkutan ni Gio, sinabi ni Jill sa kanyang anak na huwag nga raw itong mag-alala dahil magiging okay nga rin daw ang kanyang Lola. Basta't isama lamang daw sana ito sa kanyang panalangin. Niyakap ni Gino ng mahigpit ang kanyang mga magulang bago ito tuluyang lumisan. Habang itong si Dr. Jill ay nanatiling tahimik lamang at inaantabayanan ng kanyang asawa na si David. Tila nagkapatong-patong ng problema ni David. Sa inyong palagay, kakayanin niya kaya ito kung wala sa kanyang tabi ang kanyang misis na si Dr. Jill? Dito na nga po nagtatapos ang ating latest update sa The Broken Marriage Vow. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.